tao ang drama ganito. Nung nadun pa ako sa SMN ay na yung sa usaping bayan, tuwing babanatan ko si Leni, may nagte-text na identified na, na PR operator na identified sa kanto ni di umano ni Vice President Leni Robredo. Tapos sinasabi nila sa management ng SMN ay na parang ano daw, according sa isang very highly placed source sa loob ng SMN News. Sabi niya, "Hay, bakit nabag yung binigyan ng show diyan si TP? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi naman sa hindi nahihiya, parang malaking kasiraan 'yan sa SMN News, ganyan ganyan." Tapos ang nakakatawa, sabi nila, "Bakit ba hinahayaan ako na lagi banatan si Leni araw-araw sa ano, doon sa SMN News?" Tapos ang sabi ko naman sa kanya, yun ang tanong daw dun sa SMN management. Sabi ko naman sa taga-management, yung tanong, ba't di ko siya dapat banatan araw-araw? Anong utang na lubos sa kanya? Diba? Wala nang freedom of speech, ganon. Usaping bayan, 'di ba, kay Kuya Mike Abe. Kaya lang napagdesisyunan ng management na bigyan kami ng bigyan kami ng sariling show. Na okay lang naman, wala naman akong problema. Tap kasi 'di ba, iba yung style ko eh. Kasi 'di ba si Kuya Mike very ano yun eh, parang reporter. Eh opinion ako, pandit ako, hindi ako reporter. So hindi may mali dun sa mix. So, napag-desisyonan nung SMN management na mag-split na lang kami. So, wala namang problema. Pinadala ko pa nga siya ng bagnet nung isang araw eh. So, anyhow, ang drama ganito. Nung nadun pa ako sa SMN na yung sa usaping bayan, tuwing babanatan ko si Leni, may nagte-text na identified na PR operator na identified sa kampo ni, di umano, ni Vice President Leni Robredo. Tapos sinasabi nila sa management ng SMN na parang ano daw, according sa isang very highly placed source sa loob ng SMN News. Sabi niya, "Hay, bakit nabag yung binigyan ng show diyan si TP? Hindi ba kayo nahihiya? Hindi naman sa hindi nahihiya, parang malaking kasiraan 'yan sa SMN News, ganyan ganyan." Eh ang diferensya, guys, may freedom of speech po sa SMN News. Eh di ba nga naglalaban kami minsan ng opinion ni Mike Abe, wala naman kaming problema. 'Di ba? So anyhow, ganito. Edi dead man lang muna, chill lang. Tapos nawala ako sa usapang bayan, 'di ba? So feeling ko, 'di ano, nagdiriwang ang kampo ni Leni. O hindi pre, siya nagulat na lang sila, may sarili na akong show, which is worse. Tapos anyhow, noong I think it was Friday. Yeah, it was Friday. Tinawagan ako ng isang taga SMN ay gusto ikwento sa akin na nag-text na naman si PR operator. Ngayon, ang diferensya, nung panahon na yun, di ba nakita niyo sa post ko, ano, wala pa akong tulog kasi nagsulat ako ng column ko sa Manila, for Manila Bulletin ng buong gabi. So, hindi ko na narinig agad yung ano, sabi ko kay ate girl, ano, bukas na lang tayo natin pag-usapan kasi kailangan ko na talaga matulog, sumusukan na ako sa antok. So, anyway, the kinuwento sa akin. Tapos, ang nakakatawa, sabi nila, bakit ba hinahayaan ako na lagi banatan si Leni araw-araw sa ano, doon sa SMN News. Tapos ang sabi ko naman sa kanya, yun ang tanong daw doon sa SMN management. Sabi ko naman sa taga-management, yung tanong, ba't di ko siya dapat banatan araw-araw? Anong utang na lubos sa kanya? Diba? Wala nang freedom of speech, ganon. At saka, Leni, huwag mo sabihin sa akin na ano, wala kang PR operator, ha? Huwag na tayong magaguhan dito. Kasi alam naman natin, halimbawa, operator mo si Pete Silva. Diba? Yung sa Leni Leaks. Yung nung umuwi ka sa Pilipinas, galing Amerika, na nag-family trip ka lang naman doon habang nalulunod yung mga taga-Naga City sa Typhoon Nina. Nagpauna ka na kay Pete Silva. Nagbigay kayo, nagpakalat kayo ng email na sabihin na si Bongbong daw, hindi graduate, si Sandro daw, Bobo, ang dami. Yung Duterte, ganyan-ganyan. Girl, wag na tayo magpaandar na hindi ka nag-PR operator. So ngayon, ang maganda lang, isa sa mga dahilan din kasi,
kung bakit ako nagdesisyon din na mag-SMNI News. And this is not to say anything bad about DWIZ. Mahal na mahal ko yung ano, DWIZ. Love na love ko yung mga yan. Hanggang ngayon, ano, I consider them as lifelong friends. Kaya ako isa sa mga decision ko kung bakit nakapag-decide ako ba't mag-SMNI News. Kasi hindi naman talaga businessman yung may-ari. Gets niya? Pag hindi businessman, wala siyang pakialam kung hindi kumita siya, hindi siya kumita o hindi. 'Di ba? Yung kasi ang problema, 2 days ago, doon sa editorial cartoon ng Manila Times, 'di ba nakalagay doon yung picture na ano, yung mga journalist na bayad. 'Di ba yun yung patutsada doon. Mga journalist na nagpapabayad doon sa editorial cartoon. Eh, ang problema kasi guys, say what you want about Kibuloy, kay Pastor Kibuloy, say what you want about him. Pero among the ano on, ang least likely na maimpluwensyahan ng pera ay mga religious leaders. So, true enough, dinedma lang ng management yung tawag ng PR operator na identified di umano kay Leni. So apparently, araw-araw pala, minamonitor ako ng mga makaleni. So ako naman, sige, monitor niyo ako. Napakahirap na trabaho. Alam mo guys, naawa talaga ako rin sa mga nagmo-monitor. Promise. Isipin mo, magmo-monitor ka na isang kalahating oras, tapos puro bad news yung naririnig mo about sa principal mo. Ang saklap nun, na sakit sa dibdib nun, araw-arawin mo. Diba? Diyos Mariosep. Kanina, meron na namang ano, brain fart na naman itong si Vice President Leni Robredo. Ang sabi eh, dapat daw, pag naging available yung vaccine, meron daw listahan daw nung ano, magkukuro naman ito, waste of time, goodbye. O, i-block na kita. I-goodbye na kita para sa'yo. Block. So, ganito. Paano ba yun? Ayun, sabi niya, dapat daw, meron daw listahan daw ng mga unang tatanggap. Napakatalino ni Leni talaga. Sinabi niya yon at a time na nahuli siya, yung, di ba nag-PR blitz si Leni, ang sabi niya, nagpunta siya rin sa mga biktima ng Typhoon Rolly sa Bicol. Binalita ito ng News 5, One News, ng iba pang mga news outlets. Tapos, nakamask nga, pero nakikipagkamay dun sa mga tao. So, ganito, nasa na ba tayo? Ayun, so nakikipagkamay si ate dun. Nangyari lang yan several days ago. Ganoon. Tapos ako naman parang, wow, kung sino man yung nagplano ng PR campaign na to, hindi pa siya kailangan dun. Diba? Tanong, pagkinamayan mo ba yung mga tao dun? Magkakabahay ba sila? Hindi naman. Pwede mo nang paabot yung relief goods sa Coast Guard. Yung shot wala siyang silbi doon, dagdag lang siya sa alalahanin. Pero hindi, gusto niya mag-PR campaign. Sabi ko, sige, mag-PR blitz ka. Ang problema, ano nag-PR blitz, mukhang hindi rin pinag-isipan. Parang yung karamihan sa mga speeches niya, parang hindi pinag-isipan. Kasi, nagkamay doon sa mga tao. Sabihin natin guys, na negative naman sa COVID si Leni. Kung may mahawakan siyang kamay na isang positive, tapos kung siya lang ang magka-COVID, wala akong pakialam eh. Kung siya siya humawak doon sa positive, tapos hinawakan niya yung pangalawang tao, ilang daan tao hinawakan ng kamay niya doon. Diba? Diyos ko, my God, ate. So, nung tinatanong niya, sino ba yung una, dapat daw may listahan daw ng Emirut? Kung may listahan daw ng babakunan, siguro po, unahin natin yung mga Bicolano po na kinamayan ni Leni. Kasi po, yun, sigurado, grabe ang contact nun. Isipin mo, kung 100 tao yung hinawakan mo, isa lang dun yung may COVID, at jumakpat ka, na una mong kinamayan, may COVID. 100 tao yun ah. 100 tao yung nahahawahan mo ng virus. Guys, si Pangulong Duterte, nahuli na nagpunta raw sa Ginobatan, Albay. Ginobatan, Albay, tapos nahuli na nakasabit lang sa tenga yung face mask. Ngayon, ang hindi malinaw sa akin, ba yung kabababa lang ba ng aeroplano? Kasi may may sakit sa baga yun di ba? Kaya hirap yun huminga. Di ba? May chronic na sa esophagus, parang ganyan, Guillain-Barre syndrome ba yun? Ganun. So, ayun, ito yun talaga, sabi ko, mali ka, Pangulo, hindi ka nag-face mask. But I understand. Si Leni, dahilan niya? Diba? Tapos nakipagkamay pa siya. Nakipagkamay ba si Pangulo? Hindi naman.